Ang pinakahuling non-commissioned opinion survey na kinuha ng Occulum Research and Analytics ay nagpakita na si Vice Presidente Sara Duterte ang nangunguna sa listahan ng mga gustong kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon sa survey, may 25.4% voter preference si Duterte, kaya siya ang nangungunang presidential contender sa survey. Sa ngayon lumalabas na si Inday Sara Duterte ang kasalukuyang frontrunner na may malawak na suporta, partikular sa Mindanao. Si Senator Raffy Tulfo, habang pangalawa sa pangkalahatan, ay nagpapakita ng malawak na apela sa iba't ibang rehiyon. Samantala, si Speaker Martin Romualdez na napapabalitang atat na maging presidente ay hindi pa naka 1%. Malino pa sa sikat ng araw na walang may gusto kay Romualdez na maging pangulo ito sa kabila ng halos ubusin na nito ang resources ng bansa para sa kanyang pagpapakilala sa publiko. Matapos ang resulta ng pinaka-latest na survey na ituurong ang mga itlog ng mga buwaya sa HOR sa pagsusulong nila ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kasi sa sagot ng isa sa mga young crocs ni Tambaloslos at sagot na rin sa siniwalat ni Harry Roque, ayon sa ulat ay ibinasura ni House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang post ni dating presidential spokesperson Harry Roque na maaaring malapit nang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni Ortega na wala daw isinusulong na isang pagsisikap para sa impeachment. Pinuna ni Ortega ang pananaw ni Roque bilang potensyal na may depekto, na nagmumungkahi na maaaring ito ay dahil sa hindi malinaw o hindi mapagkakatiwala ang mga mapagkukunan. "We're sticking to the facts, of course, we're sticking to the issues in the House of Representatives, at wala naman pong ganyan na napag-uusapan. So baka ano, medyo madumi yung crystal ball, kailangan na linisan ng kunti," sabi pa ng alaga ni Tamba. Bago nito, si Roque, sa isang post sa Facebook noong katapusan ng Linggo, ay ginamit ang kanyang crystal ball upang hulaan ang hakbang na i-impeach si Duterte, na nagbabala na ang naturang hakbang ay maaaring mag-udyok ng galit ng publiko. Ang isyung ito ay binigyan naman ng komento ni Edwin Zamora na aniya ay "Mga Mars, grabe tawa ko, mga 57.87 pesos for $1, ha 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 ha." Si Risa Hontiveros na kung di halos, lamunin na si Sara ng buhay, 2.9% versus 42%. Mukhang mag-o-overtime kumalkal sa confidential funds kung ano pa natitira para prituhin si Inday. Si Tamba, he needs diazes. Ha 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 ha. Kailangan nila maglabas uli ng survey ng boses ng mga Vietnamese. Ang saya ng chikahan sa kanto. Araw-araw, todo bash ang MSM at mga Talyanistes kay Madam Inday Sara. Kung ano-anong negative news ang labas, tapos yun pala, si Madam, frontrunner pa rin. Ano ba yan, mga girlash, parang yung sinabihan ka ng you're so fat, pero sa reunion, ikaw ang naging cover girl ng Vogue. Gosh, di ba they kept saying na pabagsak na daw ang suporta kay Inday? Ano ito, frontrunner pa rin siya with a mega, as in mega lead sa next choice. Baka naman yung surveys nila sa fans club ng talunan. Ang dami kasing kuda, parang nagmo-move on lang sa ex na hindi makamove on sa success ng iba. Tapos yung mga nag-expect na si Madam malalaglag na. Mga sis, sorry na lang, pero mukhang asang-asa kayo. Pwede kayong mag-apply sa wish ko lang, ang ending, si Ate Sara pa rin ang kumakaripas sa unahan, habang sila, nagpa-finalize ng excuses nila. Talo na, wala pa rin sa katotohanan. O siya, push nyo pa yung fake news nyo, baka next year, manalo na kayong best in fiction. Charot, che. Samantala, ang paglabas pala ng CCTV footage ni Inday Sara at pamilya niya na naipost sa publiko ay maraming batas ang magpaparusa. Kaya naman ang DOTR Secretary na si Jaime Bautista ay nagmalinis dahil hindi raw sa kanila galing ang video at picture kundi galing daw sa isang tao na hindi konektado sa kanila. Gayunpaman, umaasa ang kalihim na maniniwala sa kanya ang taong bayan. Ang isyung ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuurin ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro.
mag-post ka sa social media ng CCTV footage ng walang pahintulot nitong subject, o kaya mismo ng ano nitong personal information controller. Opo. Kung nag-post ka at wala ang ano, halimbawa ho, walang rason at dahil sa whimsy lang ho, kumbaga, dahil sa gusto nyo lang, na ganyan, pero gusto nyo meron kayong masamang intention, maliban ho kasi marami hong batas no na nagpaparusa diyan. Sa NPC po, yung area na lumabas doon sa social media, wala kaming camera doon, no? Wala kaming camera doon, no? So probably nanggaling 'yan sa mga pasahero. Hindi siya CCTV from MIA. Ito ang tugon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pahayag ng pangalawang pangulo na may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad. Tulad ng sinabi ni VP Duterte na malisyoso ang pagkasapubliko ng litrato ng kanilang pag-alis ng bansa para sa personal na trip ng kanilang pamilya. Ha? Galing sa mga pasahero? Galing sa mga taong andun sa airport? Ano yan, Spider-Man? Nasa kesame habang nagpipicture? Sus, Diyos ko! Kita-kita mo naman ang picture na talagang alatang nasa pinakamataas eh. CCTV yun. Kitang-kita, di ba? Alam niyo, ginagawa niyo talagang tanga ang mga Pilipino sa totoo lang. No? Ginagawa niyo tanga. Lalo na, si VP Inday Sara, sige, utuin niyo pa! Makikita niyo talaga ang hinahanap niyo. Sobrang nakakatawa ito sila mga lods. Di ba? Paano kaya pipicturan yung ganun? Di ba? Pag nasa kesame ka, yun, mapipicturan mo sa baba. Diyos ko, nitong si Chua. Sabi niya, nasaan siya nung binubutas ng China Coast Guard ang rubber boats ng mga Pinoy at sinasagasaan sa dagat ang fishing boats ng ating mga mangingisda? Ha? Anong gagawin ni VP Inday Sara? Siya ang haharang. Siya ang magre-rescue. Tanga pala nitong si Chua. Kaya nga may mga Coast Guards. May mga specific officials ang kailangan umaksyon dyan, hindi si VP Inday Sara, tanga. Sabi pa niya dyan, nasaan siya nung parating na ang Typhoon Karina, nung pumutok ang Mount Canlaon, nung may bombang sumabog sa Mindanao State University, nung tinutuyot ng El Nino ang mga palayan, nasaan siya nung kailangan siya ng mga Pilipino, sabi niya ay mahal niya. Ano akala mo kay VP Inday Sara? Diwata? Engkanto? Putik nitong si Chua, ang bububobo. Ang pwede lang magawa ni Vice President pag may mga calamities at may mga sakuna, magbigay ng tulong, serbisyo, ayuda at relief goods, na which is na ibibigay naman yan ng Office of the Vice President. Hindi naman kailangan physically andun ang Vice President.